Hi guys! Welcome back to our channel! Ngayon, nandito tayo sa Puerto Montenegro. Maghahatid ako guys ng ampalaya sa kaibigan dahil nandito at sila'y paalis din agad. Yan guys, nagluto tayo ng kinisang ampalaya. Ngayon, inaantay na lang natin yung paglabas niya. Ito guys, nandito tayo sa Puerto Montenegro. Ito yung yate nila. Yan. Yan yung nauna. Yan. Yan guys. Yan guys. Ito ang isa sa mga sa line ng port dito sa Puerto Montenegro. Sa city po namin siya mismo. Yan guys. Yan. Inaantay lang natin si Kuya na lumabas. Kuya Joe, a good friend of mine. Yan guys. Yan. Sila ay aking mga matagal ng kaibigan na pabalik-balik na dito. Kaya tuwing mapupunta yan dito, isang message lang. Kasi guys, ang lapit din naman talaga ng bahay namin. It's like 3 minutes drive or 2 minutes drive lang. Bababa lang ako ng konti, ay port na. Ayan. So, aantayin natin siya lumabas sa boat niya. Ito pa lang yung first na pagbalik nila dito simula nung pandemic. Ayan. Ngayon pa lang nag-start. Palabas na si Kuya. Si Kuya Joe. Ba't hindi ka pumunta sa bahay? Walang time. Bakit? Preparation namin, darating yung amon na guest namin. May guest kayo? Ayan, si Kuya Joe. Ano to? Ampalaya? Ampalaya! Na babalik na rin si Kuya sa boat dahil may duty. Ayan, ako pauwi na rin. Ayan guys, pauwi na rin ako. Uwi na tayo. Ito ang Regent Hotel. Ayan. Yung hotel yung mga guests nila kumakain dyan. Ito guys, ang nakakatuwa sa Porto. Ang linaw ng tubig at makikita mo yung mga isda. Ayan. Kitang-kita mo yung mga isda. Kahit port siya guys. Hindi mo makikita to sa Pinas. Ayan. Ayan, makikita mo isda. Yan, yan lang ang Puerto Montenegro. Actually, malaki siya. May kabilang side pa. Kumbaga, ang pinuntahan natin ay ito'y wala nga sa one-third. Yan, guys. Yan. Mainit. Kuy, tuwang-tuwa. Alam nyo ba kung anong bitbit sa akin ni Kuya? May bitbit siya sa akin. Filipinos food. Yan, guys. Stock. Nakakatuwa. At ako'y sayang-saya. Yan. Ito guys. So, babalik na tayo sa parking. Kasi ang nagmaneho sa akin ay soon to be husband ng sister-in-law ko. At yung asawa ko'y busy. Busy-busyhan. Yan. So, ito, lalabas tayo sa parking. Maraming tourist dito guys. Yan, ito yung Regent Hotel. Yan. Yan guys, Regent Hotel. Kabilang dulo, tapi kakadulo doon ay Porto pa rin yan. Yan. Ngayon tayo'y lalabas na. At yung aking driver ay nag-aantay. Yan. Sa susunod na pag medyo hindi nag-gaano kainit, itutour ko kayo dito sa Porto. Ito na. Ito na pala yung aking sundo. Ito yung binigay ni Kuya. Diyos kong, sobrang saya nga naman.
nakakatuwa talaga at nakakataba ng puso na may mga taong nakakaalala sa'yo pag sila'y napunta dito sa Montenegro at alam nilang walang mabilhan ng mga Filipino foods, sila'y kusang nagdadala. Or minsan meron ding mga kaibigan natin, babalik kami dyan sa Montenegro, may gusto ka bang ipabili sa Filipino store or Asian store? So sasabihin nila yan, maglista ka, tapos guys, dito ko na sila babayaran. Nakakatuwa at nakakakilig kasi syempre hindi naman every time na uwi ako at may pang stocks ako para sa pagkain. At para sa akin, si toyo, delata, kahit candy guys, napaka malaking bagay sa akin. Kasi dito as in wala akong mabilhan na mga pang-ingredients sa pagkain. Kaya pag ako'y nauwi talaga, may bitbit din ako. Ito guys, tulad nito ngayon, may mga bitbit sila sa akin. Nakakatuwa. Masaya ako. As in, nakakasaya. Hi guys, nandito na tayo sa bahay. Ngayon, bubuksan natin yung binigay ni Kuya Joy sa atin na pasalubong. Ang saya-saya ko kasi ngayon, wala na akong stocks. Filipino food na nakastock gawa ng hindi ako naka-uwi or hindi rin kami nakalabas ng bansa para mag-gala. Kasi pag nag-gala kami guys, at the same time nag-grocery na rin ako ng mga pang-stock sa loob ng bahay for Filipino ingredients na aking kakailanganin. Kaso gawa nga ng pandemya, hindi kami nakagala sa loob lang, dito lang kami lagi. Pag nauwi si Kabi, tsaka siya may dala, bumibili siya na sa Spain, pero hindi din naman yung gustong, yung mga ingredients na gusto talaga natin. So ngayon guys, si Kuya nag-message sa akin kahapon na nandito kami sa Porto, Montenegro, kaso may guest kami. Gusto ko ng gulay. So sabi ko, Kuya, o naman, sabi ko ganun. So sabi ko, gusto mo ba anong hilaw? Ikaw na magluluto. Ang sabi niya, wala kami magluto kasi nga may guest on board sila. So sabi ko, sige, ano ba gusto mo? Gusto mo daw niya guys ng kinisang ampalaya. So what I do is nag-isa ako ng ampalaya, hinatilan ko siya, at the same time may gulay na rin na nilagay na ampalaya para kung gusto niya rin ng ikilaw, pwede niya rin gawin. So, kanina, hinatid natin kay Kuya Jo. Kuya Jo, maraming salamat. Hindi ko in-expect na may pasabog ka pala. Ito. Ayan guys. So, meron tayo pansipan. Parang bubuksan natin kung anong binigay ni Kuya Jo. Meron tayong cup noodles. Paborito ni Maria. Uy, may mackerel sardines. Guys, para sa amin dito sa labas ng bansa, ang mga sardinas, toyo, daing ay gold. Another noodle. Cup noodles. Another cup noodles. So, mayroon tayong another cup noodles. Wow, alam niya talaga, paborito ko eh. Meatloaf. Kuya, saan mo ito kinuha? Dala pa ba ito galing Pilipinas? Another cup noodles. Beef. Laki noodle. Another meatloaf. Uy, San Marzano. Tuna. Meatloaf. Meatloaf. Yeah. Kuya, maraming salamat. Sardines. Teka guys, may naaamoy ako. Ano to? Parang ayaw ng asawa ko sa ang amoy na to. May sky flakes. Yay! May nor cubes. May another noodle. Oy! Chocolate. Pinapadayat ako ni Kuya. Dark chocolate. Thank you. And then,
Maria at itong chocolate eh. Ito guys, inaamuy ako. Daing. Tingnan natin ano meron sa loob. Danggit. Tingnan nyo yung danggit, guys. Guys, danggit. Tingnan nyo. May, may padanggit si kuya. Yan. Pero kailangan ko siyang itago para hindi maamoy ng asawa ko. So, Kuya Jo, ito na. Nabuksan ko yung pasalubong mo sa akin. Maraming salamat sa'yo. Message mo na lang ulit ako pagbalik niyo. Alam ko namang babalik ka soon. So, dapat pumunta ka dito sa bahay. Hindi yung magme-message ka sa akin a day before na nandyan ka, ha? Pumunta ka dito sa bahay. Susunduin kita. Ayan. Ito, kuya. Salamat. Thank you for watching, guys. Salamat.